Hindi nga nakapagpigil ang kilalang TV host turned government official na si Arnel Ignacio, na suplahin ang pahayag ni Senator Reyza Hontiveros, matapos itong iproklama bilang senador, at ang nag-iisang nagwagi mula sa tiket ng oposisyon. Saad pa nga ni Senator Hontiveros, tulad ng ipinangako ko noong kampanya, ang laban na ito ay para sa mahihirap, para sa mga manggagawa, para sa mga kababaihan at kabataan, at para sa pamilyang Pilipino. Hindi ko kayo bibiguin. Dagdag pa niya, hindi iisa ang magiging liwanag natin, hindi tayo naghahanap ng tila iisang kandilang may sindi sa kawalan, bagkos, ituring natin ang bawat isa, na mga alitap-tap na sama-samang kumukutitap, hanggang dumating ang bagong umaga. Dahil nga dito ay umani ito ng maraming reaksyon at komento sa mga netizens, at maging si Arnel Ignacio ay hindi nakapagtimpi na magkomento sa mga sinasabi ni Senator Hontiveros, sapagkat hindi raw malinaw sa kanya, kung anong ibig nitong sabihin. Ani Arnel, hindi ko lang maintindihan yung mga sinasabing pinaglalaban niya. E sino ba humahadlang na tulungan ang mahihirap, manggagawa, kababaihan, kabataan, pamilyang Pilipino? Hirit pa niya, siya ang nag-iisang liwanag. So the rest of the senators ay nasa direksyon ng kadiliman. Ito nga ang matinding banat ni Arnel sa nasabing senador, na wala naman daw kumukontra sa pagtulong sa mga kababayan nating mahihirap, na tulad raw ng nabanggit ng senador na pinaglalaban daw niya. Samantala, narito naman ang maraming reaksyon at komento ng mga netizens hinggil sa pahayag ni Hontiveros. Isa rin itong lutang, pag magsalita may paalitap-tap ka pang alam, ayaw mo nalang sabihin, na ayaw mo sa bagong administrasyon, hindi ka pa nga nag-uumpisa, kumukontra ka na. Tingnan natin kung talaga ba ang pakay mo sa pagkasenador, ay ang pagtulong sa mga mahihirap, hindi sa kaliwang paniniwala. Naguguluhan din ako sa kanya, wala namang humahadlang, pinirmahan na nga yung mga bill niya, at tuluyan ang naging mga batas. Sana isang oposisyon na pasulong, hindi pa urong, para ang Pilipinas ay makabangon muli, gumaling at bumuti. At sana rin nasabi niya, na isang liwanag ng oposisyon, na magliliwanag, hindi para hatakin ang Pilipinas pababa, gaya ng mga nagdaan na panahon. Parang sinabi mo na nasa gitna kami ng unos, at kayo ang magliligtas sa amin, ganun ba Reyza Hontiveros? Kayo ba ay inihulog ng Diyos mula sa langit? Masaya ang 31 million na nagkaroon ng pag-asa. Nanalo ka lang, piling mo ikaw si Darna, tagapagligtas ng mga naaapi. Makatang rallyista ang datingan ng mga salita. Ganyan na ganyan magsalita ang mahihilig sa rally at welga. Pero pag binusisi mo, mabulaklak lang pero walang kwenta. Nakakainis lang, na sinasabi nila na liwanag sa dilim. Ano sa tingin nila, yung administrasyon ni PRRD madilim? Ang liliwanag kaya ng mga nagawa? Hay mga Delawan o Pink lang talaga, ang hindi maka-appreciate. Salamat sa liwanag PRRD, best president ever. Ayon nga sa kanila, lahat naman daw ay ginawa ng kasalukuyang administrasyon para sa ikabubuti ng taong bayan, at hindi naman daw kailangan pang ipaglaban ito, dahil malinaw naman daw ang ginawa ni Pangulong Duterte, na para sa ikauunlad ng bayan, at siguradong ipagpapatuloy nga raw ito, ni President-elect Bongbong Marcos. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon, maraming salamat po.